Hello! Welcome back to my channel. And, for this vlog, we have a letter sender again. So, anyway, thank you pala sa mga lahat ng nanonood sa vlog ko, sa mga nasa subscriber group ko. Thank you so much, guys. Ayan, may ano tayo, papayuhan natin si ate. May tanong po sana ako about po sa kachat ko, foreigner. Taga-US din po siya. Nagkakilala kami sa dating site noong January this year. Everyday chat po kami, ta Saturday and Sunday, nagbibideo call po kami. Dami na po naming napag-usapan kahit nahirapan po ako sa English. Minsan ina-action ko na lang kung di ko alam paano English yun. Tapos sabi niya na intindihan daw niya po ako. O mabuti, di ba? Alam po niya lahat sa akin at sa kanya ko din po kinikwento yung sa kanya din po ikwinikwento niya mga family niya at yung bakit sila nag-divorce ng ex-wife niya. So divorce, yung foreigner. Ito po yung tanong ko, Ate Mai. Nandito po kasi ako sa Kuwait now. Mag 1 year na po ako, pero kasi napapagod na ako dito sa amo ko. Kasi dami nila, tas ako lang mag-isa. Sorry to hear that, ate. Kaya sinabi ko na sa kanya na baka uwi ako this coming June. Baka lang naman ang pagkasabi ko, baka makauwi ako. Tas last night po, nagtanong ulit sila kung kailan ba talaga ako uwi. Sabi ko, not sure pa kung kailan. Kasi po, di naman po naging kami. Kaya nagdalawang isip po ako kung uuwi ba o hindi. Ano po bang ibig sabihin niya, Ate Mai? Na laging niya akong tinatanong kung kailan ba daw ako uuwi. Naghihintay ba siya na makauwi ako bago niya sabihin if may feeling ba siya sa akin or wala? Feeling era lang kasi. Sabi niya. Mahilig po siya mag-send ng picture niya na nasa work siya at yung ano kinakain niya. At yung saan siya nagpupunta, tas ako naman po, lagi kong sinisend sa kanya mga na kumakanta ako or nag-video dance, minsan nag-request pa. Kaso lang po, di ko talaga alam kung saan patungo ang pag-uusap namin. May patutunguhan ba to or wala? Actually, Ate Mai, medyo may feelings na talaga ako sa kanya. 46 years old na po siya at ako naman 31. Hi, buhay nga naman. Sabi ni Emily. So, Emily is our letter sender for today. Ayan. So, para sa you, Emily. Ayan. Ang hirap kasi ng situation nyo kasi walang label, hindi kayo. So, hindi natin talaga maano kung may gusto ba siya sa'yo o wala o kung ginagawa ka lang libangan. No? Kasi yung ibang foreigner, alam nyo, lalo na yung ganyan, divorce siya. So, medyo possible na unstable yung financial status niya pag divorce. Kaya rin siguro, hindi siya nag-aano na nangangako sa'yo, hindi rin pa siya sure sa feeling sa'yo. So, mahirap. At, mahirap kasi talaga din, kung papaasahin ka, at least di kanya pinapaasa na sige, umuwi ka, tas hindi naman pala ganun. Hindi siya sigurado. Pero, yung ano ko sa'yo, wag mong ibase yung decision mo sa trabaho mo dyan sa Kuwait. Kasi OFW din ako. Mahirap pumunta sa bansa galing sa Pinas, di ba? Mahirapan tayo mag-apply. Tapos, pag ando na tayo sa trabaho natin, dapat ayusin natin, tiisin natin lahat ng hirap. Wala talagang walang trabahong madali. Na lahat talaga mapapagdaanan mo, lungkot, hirap. Talagang kailangan mo 'yan, pagtiyagaan mo lang.
yung decision mo, huwag mong ibase sa, I mean, yung decision mo sa pag-uwi mo, huwag mong ibase doon sa relasyon nyo ni foreigner. Lalo na kasi kung chat-chat lang kayo, tapos wala siyang mga sinasabi, wala, actually wala kayong commitment eh. Wala siyang sinabi na, o sige, tayo na, tas, sige, umuwi ka, susuportahan kita. Kasi may ganon. Like, sa akin, pagkakasabi sa akin ng asawa, sige, huwag ka na mag-sign ng panibagong kontrata, umuwi ka, ako bahala. So, dapat ganon. I mean, kasi kami, may relasyon kami. So, pero hindi ako naniwala sa ano, sabi ko, dapat puntahan mo ko kasi, kung hindi, pipirma ako ng kontrata. Ganun yung pagkakasabi ko sa kanya. So, bago ako pumirma ng pangalawang kontrata, nagkita kami. Bago yung schedule ng pagpirma ko ng renew. So, ganun yung nangyari. Kaya hindi ako bumalik. Kasi, mahirap eh, gi-give up mo yung ano. Di ko alam kasi kung baka sinasabi mo lang din yan. Kasi nga, parang may expectation ka doon sa foreigner na pag umuwi ka, susuportahan ka niya or imi-meet ka niya, ganun. Wag mong anuhin yung wag mong ano yung future mo. Wag mong idepende sa ano, sa kanya. Kasi wala kang ano, dapat kahit pa nagtatanong yan siya. May tanong-tanong lang. Siyempre, ano, dapat may panghahawakan ka, may pinangako siya, eh wala. Hindi mo pwedeng, ano, wala ka, hindi mo pwedeng asahan yun. Kasi, hindi, lalo na ganyan, di pa kayo nagkita, di ba? Tapos, hindi mo siya hindi mo siya masabihan na, pinauwi mo ako, tapos ganyan. So, wala. Wala kang dapat asahan. Eh, edi kung magkita kayo, edi kung someday, umamin siya na may gusto siya sa'yo, edi swerte mo, di ba? Pero wag mong idepende yung ano sa trabaho mo sa kanya. Kasi, mahirapan ka. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. So, ano, focus ka muna. Natural yan eh, pag nasa trabaho ka ganyan. Pag, bago ka nag-abroad, dapat expectation mo yun yung medyo mahirap talaga yung lagay. Kasi wala tayo sa atin, tas malayo ka sa family. Siyempre, trabaho pinunta natin. Magtrabaho tayo. So, I understand kung talaga namang mahirap. Pero, kailangan natin magtiis eh. Ganun talaga. Pag mong ano, kasi sayang yung opportunity mo. Tapusin mo na yung contract mo. Tapusin mo na lang yung contract mo. Tapos, kung ligawan ka niya, o di okay. Pero hanggat hindi ka niya liniligawan, wala kang commitment, wala ka rin dapat asahan. Kahit paano. Sinasabi niya yung tungkol sa family niya, sinasabi niya yung pang-araw-araw na ginagawa niya, wala kang mahihita dyan kasi. Ganun talaga. Kahit naman sa magkakaibigan, yan ang ginagawa eh. So, walang commitment. So, yun. Hindi natin masabi kung may papatunguhan ba yan. Yung panghawakan mo na lang, kung ligawan ka, mabuti. Kung hindi, move on. Ganun talaga. Alangan naman tayo ang manligaw. Dalagang Pilipina. So, yan on. Basta lang, yan lang may papayo. Huwag mong idepende yung sa trabaho mo. Dahil baka umaasa ka na imi-meet ka niya. Hanggat wala siyang sinasabi sa'yo, huwag kang maniniwala. I mean, huwag kang mag-ano lang sa instinct mo dahil lang sa kung ano yung mga pinapakita niya sa'yo. Mamaya eh, ano lang, ganyan pala siya sa iba din. Kasi wala siyang pinangako sa'yo eh. So, di mo siya pwedeng balikan na, sabi mo ganito, ganyan. So, di ba? Ayan. So, yan lang may papayo ko. Thank you so much sa pagtiwala na magtanong ng ano sa akin payo at sana maliwanagan ka at sana rin
I hope naman din may kalabasan yung ano nyo, yung mga araw-araw nyong ginagawa, chat-chat-chat, kasi E14 yan. Sana lang may patunguhan. Pero hanggat wala pa siyang sinasabi, wag muna tayong umasa, diba? Yun lang. Thank you so much. Bye.